At tayo po yung mga minamaladakot po sa huling bahagi po. At tayo po minsan pa tumayo ng panandalian mga minamahal bilang paggalang po sa banal na salita ng ating malapainong Jesus. Ating binibigay pong pagkataon sa ating pinagpalang mga aral sa araw na ito, ang ating blood preacher, Joel Sikat. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. At God bless you, beloved Koroka, Father Adolfo, Tokornoy. Pinamahal tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila at magupala ang sa langit. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon, sa unang panalangin at paglohod ng iyong balala propeta, I am Pundili Beloved and Honorable Evangelist Will Distrad Almeda, ang ayon po minamahal, gagalang-galang na pastor. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, O Diyos, na idinako mo kami ligtas sa lugar na ito upang purihin at sambahin namin ang iyong banal at makapangyariang pangalan. Salamat po, malapay noon, sa iyong banal na pangkilos sa aming kalagitnaan at sa pag-aral po ng iyong banal salita, O Diyos. Malapay noon, patawaran mo po kami. Samahan mo po ang iyong abang lingkod na sagana aking wala akong magagawa. Ikaw lamang po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, O Diyos. Magbukas ang pangunawa, magpatibay po ng pananampalataya ng iyong mga anak at tayo pong sinasaway mga hadlang pagalilangan, manggawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Amen. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang malapay noon, minamahal. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat at pagbati po ng magandang-magandang hapon ay walang iba kundi para sa ating dakilang Diyos. Amen! At tayo po muna ay pumalakpak ng malakas para sa mahal na Panginoon. Amen! Sa inyo pong lahat, minamahal, magandang-magandang hapon po. Amen. Everybody say, praise the Lord! At minamahal, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos, citizens of heaven, mga mamamayan ng langit. Sa banal na kasulatan, Philippians chapter 3, verse 20 up to 21, basahin po natin, minamahal. Sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang 21, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. 21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasukor niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, ang sumulat po ng mga katagang ito ay walang iba kundi si Apostle Pablo. Amen po ba? Minamahal. At alam po natin na si Apostle Pablo, siya po ay tinatawag dati na Saulo ng Tarsus at tinahabol niya ang mga Kristiyano. At sila po'y dadalhin sana niya sa bilangguhan at ipapatay. Pero dahil sa dakilang awa at habag ng ating dakilang Diyos, siya po'y nang kinusap ng mahal na Panginoon. At yung apostol, yung Saulo ng Tarso, siya po ay tinawag na Apostol Pablo. Amen? Minamahal,
Ang ibig sabihin si Apostle Pablo, siya po ay isa po sa nakakilala sa mahal na Panginoon. At sa kanyang sulat na mahal, sapagkat ang ating pagkamamamayan, ibig sabihin, kasama siya, sampu lang lahat ng iglesia ng Diyos, ang sabi niya, ay nasa langit. Palakpakan po muna natin ang mahal na Panginoon. Amen? Nababang say, praise the Lord! Minamahal, kaya nga tayo po, mga kapatid, yung ating pong namahal, na kilalang mahal na Panginoon, at ating tanggapin siya bilang ating sariling tagapagligtas. Mula sa oras na yon, ang sabi ng Biblia, lahat ng tumanggap sa mahal na Panginoon, sila po ay binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos. At kung anak ng Diyos, minamahal, tagapagmana ng langit. Kaya ang ibig sabihin, minamahal, tayo po ay heavenly citizen. Makapag-amen po ba tayo, minamahal? Magmula ng ating tanggapin ang ating dakilang Diyos, minamahal, yung ating pong minamahal, pagiging mamamayan, minamahal, ay makalangit na. Everyone say, amen. At ang sabi ng Biblia, atin na lang pong hinihintay ang muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Dahil pangako ng mahal na Panginoon, minamahal, na kapag siya po'y darating, minamahal, tayo po ay dadalhin niya sa lugar na kung saan ay nandun siya. Minamasan po yun, sa langit po yun. Kaya yun po ang dahilan, minamahal, kung bakit tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Bagamat nandito po tayo sa lupa, nandito po tayo sa sanglibutan, minamahal, pero yung ating pagkamamayan ay doon na po sa langit. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ba, say, praise the Lord. Minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po, sa banal na kasulatan, sa Romans chapter 12, verse 2, meron pong sinasabi ang Biblia. Basahin natin. Saklat na Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago na inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga, minamahal, ang sabi po ng ating dakilang Diyos, kaya nga, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Amen po ba, minamahal? Kundi kayo ay mag-iba ng pag-iisip. Bakit daw kailangan yun? Upang mapatunayan ninyo kung ano ang lubos at banal na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, minamahal, kung hindi mo babaguhin ang iyong pag-iisip, minamahal, hindi sisilang sa iyo yung pagkaalam sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen po ba, minamahal? Kasi sayo sa gusto po natin, minamahal, ang mundo po ay nagiging moderno. Ang mundo po ay nagiging advanced. Amen po ba? Minamahal, dati noon, maalala ko yung mga, gumagamit sila, telepono. Siguro, hindi ko alam kung meron pa nakaranas noon na yung dalawang lata inilagay ng para magkaroon daw sila ng pandinig sa isa't isa. Pero malapitan lang. Ay, nagkaroon tayo ng telepon. Nagkaroon tayo ng cellphone. At natuto tayo, minamahal, mag-text. Ngayon, dahil gusto natin makamura, natuto tayo gumamit ng messenger. Kahit wala tayong basta mayroong internet, pwede tayong makapag manamahal. Amen po ba? Manamahal. Ngayon, manamahal, nandito po tayo sa mundo. Amen po ba? Mga kapatid, makasabihin ng iba, tagalangit na tayo. Dapat hindi na natin gagawin yung mga bagay sa libutan. Dapat hihiwalay na tayo sa kanila. Hindi naman po. Nandito pa tayo Nasa proseso pa ng paghahanda sa muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Minamahal, mga kapatid, tandaan niyo po, yung tagapagmana, mga kapatid, hindi po mangyayari yun. Minamahal,
hanggang hindi pa dumating yung tamang panahon. Ngayon, mga mahal, yung tamang panahon na hinihintay natin ay walang iba kundi yung manang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ngayon, mga mahal, hindi pa nakikita ng mundo kung sino tayo at ano tayo. Pero, mga mahal, mapapansin ng mundo na yung ating kasuotan, yung ating pananalita, yung ating pong mga mahal, at hikayin sa buhay, yung ating mga iniisip sa ating pong buhay, makikita nila may pagkakaiba. Amen po ba, mga mahal? Kasi, di ba, mga mahal, kapag tayo po ay wala pa sa mahal na Panginoon, siguro, mga mahal, iilan lang sa atin ang masabi nating talagang nandun sa church. O kung sila man ay nasa church, ay nagko-concentrate sila. At manasakto na nga noon, ako po ay nasa church, mga mahal. Eh, mga kapatid, maliban dun sa ano, makikita mo yung iba, iba naman ang tinitignan. Hindi naman ata church yung kanilang dahilan kung bakit sila nandun. Kundi naghahanap sila ng magiging boyfriend nila, girlfriend nila. Pero nung tayo po ay namulat sa tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang hinahanap natin dito ay kung paano tayo pagpalain ang ating lakilang Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord! At nakikita naman natin yung pagkilos ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Amen! Dahil kung hindi kumikilos ang Diyos, manamahal, eh bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Eh bakit tayo dumadalo, minamahal? May dahilan, minamahal. Bakit? Kasi nakikita natin kung paano kumilos ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Unti-unti, binabago tayo ng Diyos. Ang ating mga karamdaman, unti-unti, pinapagaling ng mahal na Panginoon. Yung ating mga panalangin, nakikita natin, mayroong katuparan at higit sa lahat, nararamdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Napatunay lamang, mga mahal, na tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, bakit tayo po ay hindi pinapaayon sa mga bagay sa libutan, minamahal. Sabi ng Biblia, 1 John chapter 5, verse 19. Sayin natin. Sa aklat ni Juan, unang Juan, kapitulo 5, versikulo 19, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Balakasulatan, alam natin na tayo po ay sa Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay mga anak ng Diyos at ang sanlibutan ay nakahilig sa masama. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ba, say, praise the Lord. Ano po yung nasa sanlibutan? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Manamahal, pita ng laman, pita ng mata, at kapaluluan sa buhay. Ay makikita natin, manamahal, yung mga tao sa mundo, di ba? Maalala niyo po ba bakit nagkaroon ng malakas na pagbaha sa mundo? Dahil ang mga tao po ay namuhay na sa libutan. Wala na silang panahon na maglingkod sa Diyos. Maging sa kapanahon po ng Sodom at Gomorrah, ganun din sila. Sa ating kapanahonan, yun nangyayari noon, unti-unting nangyayari ngayon. Kaya, minamahal, unti-unti nagaganap yung salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ngunit dahil nandito tayo sa mundo, minamahal, yung mga bagay na nangyari sa mundo, nandito po tayo eh. Kaya, minamahal, makikita nyo po, minamahal, pinaintulot ng Diyos, nagkaroon ng mga pandemic. Minamahal, pinaintulot ng Diyos, yung mga nangyari sa mundo para ang tao po ay maghanap ng solusyon. Dahil ngayon, makikita nyo po ngayon, ang epekto ng gera, akala po ng Russia ay madali lang nilang masakop yung Ukraine. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin, minamahal. Hindi mo alam, minamahal, kung hanggang kailan matatapos yan. Ang problema, habang hindi natatapos yan, tumataas yung presyo ng krudo. Tumataas ang presyo ng bilihin. At ang isang magiging problema natin, alam niyo po ba, unang-una yung pagpunta
sa banal na gawain ng Diyos. Dibala sana kung lahat tayo ay may sakyan. Amen po ba? Minamahal. Minamahal. Eh kahit may sakyan ka, kung wala ka naman pambili ng kuto, wala rin eh. Kaya ang ibig sabihin, talaga, minamahal, yung tunay na anak po ng Diyos, mga kapatid, talagang ipagpupursigi nila ang kanilang pananampalataya. Makapag-amen po ba tayo? Minamahal. Everybody say, praise the Lord. Oh, kahit na malayo tayo, hindi naging hadlang yun. Gusto natin dumalo sa gawain ng Diyos kasi mahalaga sa atin yung ating mga kaligtasan. Amen? Lama tayo po yung nagiging matapat. Minamahal, hindi lang para pagpalain ng Diyos, kundi para may siguro natin yung ating kaligtasan. Amen po ba? Minamahal. Oh, kaya nga, mahalaga po yung tinatawag pong pagdalo. Oh, bakit po mahalaga? Kapag hindi ka dumalo, ang unang-unang nakalimutan mo ay pagdalo. Pangalawa, pagpupuri. Pangatlo, hindi ka nakapagbibigay. Eh, siyempre, minamahal, pangit naman na ipadala mo yung tithes and love offering mo. Eh, baka yung tithes and love offering mo, ma-rapture, pero ikaw hindi. Eh, pangit naman yun, di po ba? Ay sabihin, minamahal, marami kang nakakaligtaan kapag hindi ka dumadalo. At ikis sa lahat, yung word of God. Yun po yung pinakamalaga. Yung pagkain ng yung kalalawa. Naman, kaya ka gumagaling, kaya ka pinagpapala ng Diyos, dahil yon sa salita ng mahal na Panginoon na nanapakinggan mo. Amen? Everybody say praise the Lord! Hindi naman po na mahal, karakadaka sa isang araw, naging tunay na Kristiyano tayo. Amen? Hindi naman karakadaka sa isang araw, yung ating mga karamdaman pinagaling ng Diyos. Hindi karakadaka sa isang araw, natutunan nating pahalagahan ng pagdalo. Sumunod sa kabanalan, minamahal, ipamahagi ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi po sa isang araw nangyari yan. Minamahal, habang tayo po ito madalo, minamahal, nadidevelop, minamahal, yung ating pagpapahalaga sa ating pong mga kaligtasan. Amen? Hanggang sa nagbunga na tayo, hanggang sa tayo po humayo na, hanggang nakita po natin ang ating mga buhay, pinagpala na ng mahal na Panginoon. Hanggang sa dumating ang panahon, nandito na tayo sa pulpito, sinasabi natin, kumilos ang Diyos sa buhay natin, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga po, ang sabi po ng Banal na Kasulatan, manamahal, dito sa aklat ng Colossians, Kapitulo 4, Versikulo 5, at itaas natin ang basa sa versikulo 2. Basahin natin. Sa aklat ng Colossians, Kapitulo 4, versikulo 5, at tayo po yung itataas sa versikulo 2. Amen. Sa 5, magsilakad kayo na may karunungan sa nga sa labas na inyong samantalahin ang panahon. Taas po tayo sa versikulo 2, manatili kang palagi sa pananalangin na kayo mga puyat na may pagpapasalamat. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maging wise po tayo. Yung sabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa paglakad. Anong ibig sabihin niya? Mga kapatid, dahan-dahan lang tayo lumakad. Ang ibig po sabihin niyan, yung ating pamumuhay bilang Kristiyano. Amen po ba? Nandito po ba tayo, manamahal? Anak po ba tayo ng Diyos? Dapat yung anak ng Diyos, kapag may puntos, pumapalakpak. Kapag may puntos, nag-hallelujah, praise the Lord. Amen. Anong purpose? Para masanay tayong nagpe-praise the Lord. Di ba yung kapatiran natin, minamahal, na siya po ay manamagaling sa isang bansa, at habang nasa ere, biglang nasira, minamahal, yung isang engine ng aeroplano sinasakyan niya. At nanganganib po silang minamahal, madiskrasya lahat. Ngayon, minamahal, naalala po nung kapatiran natin ang turo ng ating malpastor na sa oras ng kagipitan, tumawag ka sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, nag-hallelujah, praise the Lord siyang malakas. Minamahal, nung mga kapatid, pagkatapos niya na binanggit yung salitang yon, nakita po ng piloto na marun pong parang usok na naghuhugis kamay at hinawakan yung kalang eroplano at inilapag ng malaya doon sa landing.
Huwag kayong minamahal. Pagkatapos ang bagay na yon, ay naman tinanong, mga kapatid, kung sino yung nag-hallelujah, praise the Lord. Oh, dahil siya lang naman ang nagsabing, ako po yun. Oh, ako po yung nag-hallelujah, praise the Lord. Oh, sa napakarami pong mga minamahal, pasaher ng aeroplano, lahat sila'y takot na. Pero yung kapatiran natin, naalala niya ang turing mga pastor, hallelujah, praise the Lord. Ngayon, ang sabi, minamahal, alam mo, sabi niya, noong banggitin mo yung hallelujah, praise the Lord, mayroong nagkulay, mayroong usok na parang naghugis kamay, hinawakan yung aeroplano natin. Ngayon, minamahal, makikita nyo, very powerful yung salitang hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, amen? Everybody say, praise the Lord! Kapag ikaw po'y nasanay niyan, isang tiyak na bagay, konting bagay lang, in Jesus. Amen? Praise the Lord! Kapag nasanay ka, pero kapag hindi ka nasanay, sa oras ng disgrasya, baka lahat ng mga animals sa Manila Zoo, nabanggit mo na. Ay, mga kabayo, o tiba-tibang hayop pa, lumabas na sa bibig mo, kasi hindi ka sanay. Amen? Pero kapag sanay ka, mabigla ka, hallelujah, praise the Lord! Diba? Oh. Ewan po ba, manamahal? Yes! Ang talong, makapangyarihan ba yung hallelujah, praise the Lord? Yes! Oh. Makapangyarihan. Oh. Amen? Yes! Sa oras ng kagipitan, manamahal, maalala ko po, nung kami po ay, nung panahon na ako po ay nasa Region 1, marang kapatid kami po ay pupunta ng Santiago. Kaya yung lugar na yon mataas at bagong asfalto yung daan. Nung kami pumunta, after overnight po yon, dahil manghihiram kami ng drum set kasi may gawain. Alam nyo, malamahal, nung kami po ipabalik na, biglang umambon, at dumulas, minamahal, yung daan. Dahil asfalto. Ngayon, mga mahal, nung panahon na yon, mga kapatid, nakita ko po, dahil ako po ang nag-drive sa panahon na yon, nakita ko po, mga mahal, hindi na kumakapit ang preno. Yung aking mga kasama, mga mahal, parang inihintay na lang na babaligtad kami. Mga mahal, inihintay na lang babaligtad kami. Pero nung panahon na yon, mga mahal, talagang makapangyarihan ng Diyos. Dahil nung panahon na yon, mga mahal, mga kapatid, naalala ko yung sabi mga pastor, mag-hallelujah, praise the Lord ka. Nag-hallelujah ako, manamahal. Yung aming pong sakyan, na parang mahihiga na siya sa kasada. Kasi nga, dahil sa biglang tapak, manamahal, biglang nahihiga na siya. Pero ang himala ng mahal na Panginoon, unti-unti, manamahal, bumabangon po yung sakyan hanggang sa makatabi kami. Manamahal, kung hindi po totoo ang Diyos, mangyayari kaya yon? Minamahal, patunay lamang dito, ang himala dito, hindi lang talaga pangkaraniwan. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Minamahal, talagang himala. Amen! Minamahal, nung tayo po nasa reliyon, mga kapatid, maalala nyo, mga kapatid, doon sila ako lang ago-o, di ba? Sila ako lang ago-o, nakita nila doon sa ano lang, ano, sa puno, o, yung ano, ng nyug, na maroon daw image doon. Ngayon, nung makita lang yung image ngayon, minamahal, naglagay na sila ng ano doon, ng sambahan doon. O, sabi nila, nag-ano daw doon, nag-appear doon. Ang dami pong pumupunta doon, no? Dami pong pumupunta. O. Ang tanong, minamahal, kung sakaling pumunta ka ba roon, nakinabang ka ba? Wala eh. Minamahal, nakita mo lang yung puno ng nyug, pero hindi ka naman pinagpala. Oh, pero ikaw po'y napunta sa gawain ng Diyos. Minamahal, ano nangyari sa buhay mo? Oh, ikaw mismo magpapatotoo. Pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Amen? Happy birthday, praise the Lord! Kaya nga, ang sabi po ng Balakasulatan, samantalihin natin ang panahon. Everybody say, praise the Lord! Anong ibig samantalihin, minamahal? Maging busy tayo sa espiritual na mga bagay. Manamahal, maalala ko po mga kapatid, mayroon pong isa pong
nag-testify o nagkaroon siya ng vision patungkol sa langit. Na doon sa langit na mahal, nakakita siya ng tatlong anghel. Meron pong isang anghel na nakaupo lang. Meron siya nakitang isang anghel na mabagal kumilos. At yung pangatlo naman, napakabilis. Gawa siya ng gawa. Ngayon, tinanong niya, manamahal, sabi niya, ano ba yung mga anghel na yon? Ang sabi niya, yung mga anghel na yon, yun ang nagsisimbolo sa mga Kristiyano. Yung mga angel nila, yun ang mga angel nila. Kaya kung anong ginagawa ng Kristiyano, parang ganun naging attitude ng mga angel nila. Ang ibig sabihin, manamahal, ito, wala siyang ginagawa. Ang ibig sabihin, yung Kristiyano binabantayan niya, nandiyan lang, paupo-upo, walang ginagawa. Ito naman, medyo ang ibig sabihin, gumagalaw siya, pero hindi masyado. Ito naman, napakabilis. Ibig sabihin niya ng Kristiyanong busy-busy sa paggawa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Manamahal, samantalihin natin ang panahon sapagkat ang panahon ay masama. Amen! Dahil yung mga nangyari ngayon sa mundo, hindi na po pangkaraniwan, minamahal. Amen? Ayun pong, COVID-19. O, di ba? Hindi po yan. Hindi pangkaraniwan yan. O, kaya nga, ang dami pong lumalabas na iba't ibang variant dahil gusto nilang buhayin ng COVID-19. Anong gusto nila, minamahal? Maubos ang mga tao sa mundo bago matapos po yun. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Dahil yung pag-iisip natin sa mahal na Panginoon, hindi tayo natatakot, minamahal. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya nga tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na mayroon pong tinatawag na mga internet. Kasi alam niyo po, siguro kung walang internet, hindi mapapabilis yung ebanghelyo. Makapag-amen po ba tayo, minamahal? Naging advanced ang technology. Pero yung pangaral ng salita ng Diyos, sumusunod doon sa technology na yun. O, kaya nga, halos lahat ang mga gawain natin, may kakayahan na mag-live. Nagla-live po lahat. Iba po yung mga gawain natin sa main church. Mga kapatid, kasi nung nagamit po yan, nung panahon ng pandemic, siyempre, mga kapatid, hindi makadalo. Ang mahal na Panginoon, maroon pa rin way para ipangaral yung salita ng Diyos. Namahal, sa magitan ng mga gawain sa Facebook. Amen po ba? Namahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, namahal, makikita po natin, mga kapatid, patuloy ng kumikilos ang Diyos. Minamahal, dahil maraming pang mga kaluluwa ang dapat pong iligtas. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya ito pong mga bagay na nangyari sa mundo, sabi nga ng Biblia, in the end time, yung karunungan ng tao tataas. O di ba ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, mga satellite, di ba? Ayan, kapag may control ka sa satellite, lahan mo yan, pati yung nangyari sa atmosphere, yung patungkol sa bagyo, ayan, nadidirect mo lahat yan. Di ba? Lahat po yan. Ngayon, very advanced na. Kaya ngayong iba, na mahal, marumpong mga nagpaplano na gagawa na sila ng mga bahay nila sa planetang Mars. Imagine, dahil nakita nila na pwedeng gumawa. Kaya lahat ng mga planet, inaano na nila. Dahil iniisip nila, darating ang panahon, ang mundo'y magugunaw. Dahil sana, yung po ozone layer natin, masyado nang malaki. Naging siguro sila. Pero sabi nga ng balakasalatan, sa muling pagbabalik ng Diyos, ang langit at lupa ay mapupugnaw. Kahit na pumunta ka man sa iba't ibang planet sa universe, kapag nagunaw itong mundo, lahat yan, gugunawin ng Diyos. Wala ka pa rin kaligtasan. Ang kaligtasan na lang po natin ay walang iba, kundi ang tayo po'y maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! Kaya sa atin,
Maraming way para may bahagi natin yung salita po ng Diyos. Amen? Mga kapatid, nakakalungkot. Meron tayong gawain sa Facebook, pero wala naman pong nagsishare sa inyo. Di ba? Wala pong nagsisin. Minamahal. Mga kapatid, tanong ko po kayo, nasin na po ba ninyo ang gawain natin sa Facebook? Alam niyo po ba yung account natin? Dapat alamin niyo po. Kasi yan, kailangan po natin yan. Bawa, hindi kayo makadalo. Maroon kayong wifi, maroon kayong ano, Facebook. Minamahal, pwede kayong makapag-monitor ng banal na gawain ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, yung technology na yan, gagamitin natin yan para tayo po'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? Amen ba? Say praise the Lord! Pero kaya lang, maging maingat din tayo. Amen po ba? Manamahal. Kasi ngayon, ang dami po lumilitaw. Ayun, katulad ng mga TikTok, ayan, di ba? May nagtitiktok. Yung mga Kristiyano, dapat hindi sila nakikita ang nagtitiktok. Amen. Okay lang kung kayo mag-order sa TokTok. Kasi yung TokTok, ano yun, nagdi-deliver ng mga iba't ibang mga gamit eh. Amen? Bakit? Ano ba yung nandoon? Nakikita niyo po, manamahal, nagsasaya ng mga salibutan. Iba't iba. Gawain ba ng Kristiyano yung nandoon? Hindi po. Minamahal, dapat ang pagkaabalahan natin ay walang iba, kundi mag-share ng Word of God. Share natin yung ano, yung gawain natin. Yung live natin sa main church. Yung mga gawain natin, i-share natin yan para mapabilis yung ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Amen? Ang minamahal, kapag lahat ng chosen ng Diyos ay nandito na sa gawain ng mahal na Panginoon, ang tanong, kailangan pa bang gagawa ng mansyon ng Diyos? Hindi na. Sapagkat yung mga chosen ng Diyos, yun lang po ang ginagawa ng mansyon ng mahal na Panginoon. Iniyahanda ang kalang mansyon doon. Kaya kung lahat ng mga chosen ng Diyos ay nandito na, ibig sabihin, tapos na yung paggawa ng Diyos doon sa langit. Sabi ng mahal na Panginoon, kapag naiyahanda ko na kayo ng kalalagyan, darating na ako. Kaya ibig sabihin mo na mahal, kung lahat ng makakapaglingkod sa mahal na Panginoon, lahat ng chosen ng Diyos ay nandito na sa gawain ng mahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay, darating na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, man. Everybody say, praise the Lord! Ayan nga, manamahal, gamitin natin yung mga bagay sa libutan for the benefit of the gospel. Amen? Praise the Lord! Diba? Maroon tayong YouTube, maroon tayong social media, gamitin natin yon para mag-benefit yung mundo. Kung baga, bagamat sumasabay tayo dyan, pero gamitin natin yon para mag-benefit ang mundo. Amen po ba? O yung kapatiran natin nasa ibang bansa, bawal ang Bible sa kanila. Nagda-download sila ng Bible. Di ba? Ang talong, kayo ba? Mayroon ba kayong Bible sa inyong cellphone? Ang iba, ng Bible. Pero mas maganda, may Bible pa rin tayong dala-dala. Everybody say, praise the Lord. Dahil kung may ano ka, may Bible ka sa cellphone mo, biglang nalobat, hindi mo rin mabubuksan. Kailangan, sa Word of God, nabubuksan mo siya, minamahal, para alam mo na ito nga ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang sabi mo, malakasulatan, minamahal, na tayo na po ay huwag magkulang sa tinatawag pong pananalangin. Amen. Kasi alam niyo po ngayon, ang mundo, minamahal, ay talagang nakukuha na po ng social media. Di ba? Minamahal, sino ba sa inyo, ang paggising niyo sa umaga ay nagpe-pray na kayo? Sino sa inyo, ang paggising niyo sa umaga, hawak nila ang cellphone, nagpe-Facebook na kayo? Ano ang mas maraming oras na ginugol nyo? Pagbabasa ng Bible, pagpupuri, o pagpe-Facebook Messenger? Amen! Pagtulog nyo sa gabi, ano ang huling hawak nyo? Cellphone pa rin, di ba ba? Okay lang kung hinawakan mo yung gawain ng mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Kahit tingnan nyo ha,
Kahit kayong mga kabataan ngayon eh. Oh, namahal, sabi lang iba, oh, sige, dito lang kami sa bahay. Oh, siyempre, Kristiyano kami. Hindi kami pwede magpabakuna. Dito lang kami sa bahay. Mag-internet na lang kami rito. Ang problema, nandun na naman sa bahay, hindi naman, nagmo-module. Oh, nagpupuyat sa cellphone. Minamahal. Oh, eh, anong pagkakaiba? Naman, mga kapatid, napakalabanga ba natin yun? Hindi. Sabi ba, say, praise the Lord. Kaya nga, minamahal, maging wise po tayo. Amen. Eh, hindi lahat ng mga bagay sa mundo ay maging magandang pakinabang sa atin. Minamahal, kapag yung mga bagay sa mundo, ginamit mo patungkol sa spiritual, isang tiyang labagay, malaging bagay at tulong sa iyo. Amen. Sabi ba, say, praise the Lord. Diba? Kuminsan, marunong mga Kristiyano, nagpo-post mga negative doon sa wall nila. Manan, pati yung sama ng loob, inilalagay doon sa wall eh. Diba? Eh kung, bakit hindi na lang natin i-share doon yung Word of God para mabasa ng mundo, inamahal, at sila po ay mahikayat na maglingkod sa Diyos. Oh. Everybody say, praise the Lord. Oh. Manan, patunayan natin, iba ang JMC. Iba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Namumuhay tayo sa pagsunod sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag kayo po, minamahal, ay may ganung logo. Logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Minamahal, yun po ang greatest church throughout the world. Kapag nag-search kayo sa Google, the faithful church, number one, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anong ibig sabihin ng faithful? Buong puso, minamahal, walang patid na naglilingkod sa Diyos. Faithful, minamahal, kahit na anong pagsubok, kahirapan, dananasin, minamahal, nandyan, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Iyan po ang pagkakilala ng mundo sa atin. Kaya yung logo na yan, mahalaga. Everybody say, praise the Lord. Kaya, manamahal, piliin yung mga pinopost natin. Piliin lahat yan. Kailangan yan, nakakabutit, makakatulong para sa pag-akay ng mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating lakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga ito, may sinasabi Biblia sa Proverbs chapter 22, verse 6. Basahin natin. Sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga, makikita niyo po, bakit siya? Pa yan, nagsoshort, okay lang yun kasi bata pa sila. Pero kapag nabautis mo na sila, dapat sumunod na sila sa kabanalan. Kaya nakaka-challenge sa mga bata, di ba? Yung mga bata eh, alam nila ang verse. Oh, di ba? Eh, maganda po yun. And we encourage everyone na yung mga anak natin, manamahal, isamo yun sa mga Bible study ng mga bata, maganda po yun. Para lumago, minang bata pa lang sila, alam na po nila yung salita ng mahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ba, say, praise the Lord! Turuan mo ang bata, minamahal. Baka ba, tandaan niyo po, si Hari Solomon, bakit bata pa lang siya? Inamahal. At makabali, alam niya na po yung salita ng Diyos. Kasi si Haring David, hindi siya nagkulang, minamahal, ng pagtuturo sa kanyang anak. Makapag-amen po ba tayo? Kaya makikita niyo, sa 1 Kings chapter 3, ang sabi ng Biblia, minamahal, si Solomon, siya po'y sumasamba sa Diyos dahil sa mga natutunan niya sa kanyang amang si David. Ngayon, yung natutunan niyang yon, yun ang pinamuhay niya hanggang sa sabihin ng Diyos na siya'y magiging hari ng Israel. At sa kanyang kapanahunan, pinagpala ang bansang Israel. Ang tanong, bakit niya alam ang banal na kalooban ng Diyos? Bata pa siya, hanggang sa lumaki na siya, tinuruan siya ng kanyang magulang. Ang ating beloved friends, the Lord, mula nung tayo baguhan pang Kristiyano, itinuturo yung tama. Kaya ngayon, lumalaki tayo, tumatagal tayo, alam na natin sundin ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord!
Yung mga kapatid ng iba, nandun na sa ibang bansa, pero hindi nila makalimutan ang turo ng mahal na Panginoon sa gawain ng Diyos. Ang tanong, namahal, epektibo ba? Yung mga natutunan nila, epektibo dahil kung dito kumikilos ang Diyos, maging sa mga lugar, kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody say praise the Lord. Kaya nga, sabi po ang balang kasulatan, ganong kahalaga ang Word of God. Sa dito po sa Matthew chapter 4, verse 8 up to 11. Basahin po natin. Sa aklat na Mateo, kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 11, muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Sa 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. Sa 10, na magkagay sinabi niya sa kanya ni Jesus, humayo ka sa Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 11, na magkagay iniwan siya ng Diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Minamahal, ano sa iyong balang kasulatan, mga kapatid? Ang Diablo, tinuksong mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At ginamit niya mismo yung salita ng Diyos. Doon sa Matthew chapter 4, makikita niyo po doon, yung ginagamit ng Diablo, puro nasa Biblia, nasa banalang kasulatan. Ang sabi niya, lahat ng bagay na ito ay bibigay ko sa iyo, sabi niya sa mga lapay noon. Eh, patunay lamang na ang mundong ito, nandito po yung grabing pagkilos ng kaaway ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo? Kaya manamahal, ang sabi niya, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko yung lahat sa iyo. Pero ano ang sabi ng mga lapay noon? Sa Panginoon lang tayo dapat sumamba. Sa Diyos lang tayo sumamba. At mula sa araw na yon, mga kapatid, yung Diablo umalis na. Anong ibig sabihin? Ano yung panlaban ng mahal na Panginoon sa anumang tukso ng Diablo? Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Man. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga sa atin, manamahal, kinakailangan alam natin yung salita ng Diyos. Amen! Dahil kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, manamahal, ang sabi ng Biblia, ignorance of the law exempts no one. Hindi ibig sabihin, hindi mo alam yung salita ng Diyos, may excuse ka na. Hindi po. Minamahal, maroon tayong pagkakataon, minamahal, na tayo pong lahat ay mag-aral ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, katulad po ng isang Kristiyano. Siya po ay bigla pong magbabawas. Ngayon, edi, manamahal, sa kanyang pagmamadali, siya po'y bumaba at karakadaka. Na gano'n na siya. Ang problema, dumating yung pulis. Inuhuli siya. Sabi sa kanya, bakit ka umihi dyan? Eh, wala na po, sir. Talagang emergency na po. Hindi mo ba nababase yung nandyan? Hindi po. Eh, bakit mo hindi nababasa? Hindi po ako marunong magbasa. Pero, ang tanong, manamahal, sa palagay niyo ba pagbibigyan yon? Hindi. Kasi, nakalagay doon, bawal ang umihi. Eh, yun, siguro, kahit bibigyan ng penalty, o, yung manamang community service, pwede yon. O, di po ba? O, ngayon, manamahal, may dahilan mo ba na hindi mo alam? Hindi. Dahil marumpong, ganon. Ganon din sa salita ng Diyos. Marun salita ng malapay noon, nandito ang salita ng Diyos, kaya pinag-aaralan natin para malaman natin ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! Kaya, ganun kahalaga ang pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, bakit tayo nagpe-pray? Bakit tayo nagtataas sa mga kamay? Minamahal, ang purpose nun, para buksan ng Diyos yung ating pangunawa at lahat ng ating mapapanggang salita ng Diyos, manamahal, ay pumasok sa ating mga kaluluwa upang lumusog ang ating spiritual na paglilingkod sa Diyos na ito ang kailangan natin upang ating mapagtanggumpayan anumang panlukso ng kaaway ng Diyos. Minamahal, yung dating
Yung dati po ang pinakasikat na King of Rock and Roll. Yan, maaaring kilala niyo po yun. Siya po ay isang dating choir sa isang church. Yung awit na How Great Thou Art, siya po ang nagpasikat noon. Hanggang ngayon, sikat pa yun. Maaaring kilala niyo po yun. Dati, siya po ay nasa church. Very anointed. Pero, nasilo ng sanlibutan. Umawit ng makasanlibutan. Hanggang maging sikat din siya. Ang problema, wala na yung Holy Spirit sa kanya. Nang siya po'y bumalik minamahal sa kanyang church, mga kapatid, yung dating naramdaman yung Holy Spirit, hindi niya na po naramdaman. Ang sabi niya sa kanyang pastor, sabi niya, pwede ko bang bilhin yung Holy Spirit? Ang sabi ng pastor niya, ibinibigay ng Diyos, libre yan. Pero ang tanong, bakit wala na sa kanya? Kasi nga, ipinagpalit niya, minamahal, ang mahal na pa noon, sa mga bagay sa sanlibutan. Yung kapatiran natin, minamahal dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, yung kanyang asawa, mga minamahal, tinapat siya. Sino ang mas mahalaga sa iyo? Yung Panginoon mo o ako? Minamahal, pinili niyang mahalapin. Ngayon, minamahal, isang araw, minamahal, nakita ko po doon sa dako ng Holy Cross. Sabi niya, wala pong breaking yung mga preacher. Ang sabi niya, para Joel, by faith, mayroong magdadala ng pagkain nito. Ganun siya manalangin. Very powerful. Pagkatapos ng ilang sandali, mayroon ng pagkain. Ngayon, ang tanong, bakit napakabilis? Kasi nga, mas pinili niya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord! Malaman yung kapatiran natin nasa malamahan, maalala ko yung patutunan ng kapatiran natin, may isa paglilingkod sa Diyos. Sobrang persecution ng kanyang loved ones, ibinaon siya sa lupa. Yung natitira na lang yung kanyang ulo. Ang sabi sa kanya ng kanyang nani at tatay, sino ang pipiliin mo? Kami ba? O yung Diyos mo? Umiiyak yung magulang niya, minamahal. Pero yung kalagayan niya, binauna siya sa lupa. Ito na lang. Yung ulo na lang ang nakikita. Pero ang sabi niya, nanay, tatay, mas pipiliin kong mahal na pa yun. Alam niyo, minamahal, nung banggitin niya yun, umiyak yung kanyang loved ones. Ang sabi niya, totoo ang Diyos mo. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Bakit sinabi nila yun? Kasi alam nila, minamahal, na totoo ang kanyang paglilingkod. Bakit? Ibibigay niya ang kanyang buhay para sa mahal na Panginoon. Minamahal, kahit pinipersecute siya, mahalaga pa rin ang Diyos. Ibig sabihin, maroon siyang nakitang mabuting bagay sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Ganon din tayo. Kaya tayo nagpapatuloy. Maroon tayo nakita mabuting bagay dito. Ano po yun? Yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na ito po ang naghihikayat sa atin upang patuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Yung pagsubok, minamahal, nandiyan at nandiyan yan. Amen po ba? Yung problema, nandiyan at nandiyan yan. Minamahal. Yung persecution, katsuran, nandiyan at nandiyan yan, minamahal. Kahit hindi ka Kristiyano, makikita mo lahat yan. Minamahal, ang pagkakaiba lang, kapag hindi ka Kristiyano, wala kang Diyos na tinatawagan. Pero kapag Kristiyano ka, minamahal, kahit hindi ka na tumawag sa Diyos, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! O, kaya nga, minamahal, ang sabi nga ng Balakas Sulatan, dito sa mundo, minamahal, ang mga Kristiyano ay nandun sa proseso ng paglilinis. Dito sa mundo, talagang matetest yung faith natin, yung sinsiridad natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil talagang maraming isasakripisyo kung gusto mo magman ng langit at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga yung pagpunta sa langit, masikip eh. Hindi maluwag. Bakit? Kasi nga, yung pupuntahan natin, hindi po ito pangkaraniwang lugar, malamahal. Ito po yung tahanan na kung saan ikaw po ay isa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Amen? Sabi ba siya, praise the Lord! Kahit lahat ng bagay sa mundo, makuha mo na. Pero ang kala mo ay mapunta sa impyerno, minamatanda niyo po, baliwala lahat. Pero kahit mahirap ka sa mundo, malamahal, ang Diyos, hindi ka naman pagkukulangin.
mga kapatid, pagpapalain ka pa kapag natutok kang magbigay. Amen po ba, mga mahal? O yung mga kapatiran, dati mahirap ang buhay. Mga mahal, yung kapatiran natin, dahil dati mga mahal, nagtutulak lang ng kariton. Ang iba sa kanila, nandun na sa ibang bansa. Bakit? Pinagpala na po ng Diyos. Natutunan nilang maging matapat sa mahal na Panginoon. Amen! Pero sabi nga ng balakasulatan, dahil gusto ng Diyos, tayo po lahat ay pumunta sa langit, and we are citizens of heaven. Ito po yung pangako ng Diyos sa atin. John chapter 17, verse 12 at verse 24. Masahin natin. Sa aklat ni Juan, kapitulo 17, versikulo 12, taas po tayo sa versikulo 24. Amen. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Baba po tayo sa versikulo 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroon. Sila man naman ay dumoong kasama ko upang makita nila ang kaluhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Amen. Amen. Palapagan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ano sa aming balakasulatan, mga mahal? Dahil tayo po ay citizen of heaven. Ang gusto ng mahal na Panginoon, kung saan siya nandoon, doroon din tayo. Kaya habang tayo nasa Kanya, ibig sabihin, habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, iingatan tayo ng Diyos. Babantayan tayo ng mahal na Panginoon upang huwag tayong mapahamak. Palakpakan po natin ang ating lakilang Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord! Minamahal, yun po yung pangako ng mahal na Panginoon sa ating lahat. Kaya para sa mga baguhan, maging mapagpatuloy po kayo. Kasi yung mga kagalingan, yan po yung pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Yung pagpapala, pwedeng ibigay sa atin ng mahal anytime. Pero mas sigit nating nasain ang tayo po'y makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. We are citizens of heaven. Dati ang panahon, dadalhin tayo ng Diyos doon. Minamahal upang sa Panginoon tayo magpakailan pa man. Pangako po ng Diyos yun. Yung mga nangyari ngayon sa mundo, sign lang po yan. Malapit na muling pagbabalik po ng Diyos. Kayong pagkakataon na tayo makapaglingkod, gugulin na po natin yan sa paglilingkod sa Diyos. Dahil mahalaga po ang kaligtasan. Kaya habang tayo maawit, inamahal, ating pong pasalamatan ang ating lakilang Diyos. At habang ating inaawit, ang awit na langit na tahanan, sabi po ng awit na ito, inamahal, yung tahanan na inilaan sa atin ng Diyos, hindi po ito basta-basta nasisira. Hindi po ito basta-basta bumabagsak. At hindi po ito basta-basta naluluma. Kasi buong kapangyarihan ng Diyos, ginawa niya ito. At lahat tayo'y may kanya-kanyang tirahan doon sa langit. Minamahal, maalala ko po noon, noong ang aking pumalay na nagkakaroon pa siya ng bisyo, lagi niyang sinasabi sa amin na kayo, na tayo ay pinagpala ng Diyos. Kasi raw, sabi niya, sa kanyang bisyo, nakita niya lahat daw tayo ay mayroong kanyang-kanyang mga mansyon doon sa langit. Kaya doon sa langit, mga mahal, lahat tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Dito lang tayo, ganito. Kasi nasa proseso pa tayo ng paghahanda ng mahal na Pinoy sa atin doon sa langit. Kaya nga, kung ikaw po'y anak ng Diyos, matuto ka magpuri sa mahal na Pinoy. How do you worship the Lord? Itaas mo yung kamay, walang doubts. Mag-hallelujah, praise the Lord ka lang malakas, buong puso. Unuway mo yung mensahe ng awit, minamahal na parang nasa harapan mo na ang Diyos. Dahil kapag ginawa mo yan, makikita mo ang iyong sarili kung paano ka pinagpala ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bawin tayo sa mga.
sisira, mananatili kailan pa nga. Wala na karamdaman. Oo, kapighati.
minamahal. Ang sabi ko naman, Pastor, kapag nagpuri ka sa mahal na Panginoon at maramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, yung kagalakan na mararamdaman mo, maranasan. Yan din ang kagalakan maranasan mo kapag ikaw ay nasa piling. Dito sa mundo, maraming kahirapan, minama. Dito sa mundo, maraming mga problema. Maraming pagigipagbaka, minama. Maraming mga karamdaman dumarating. Minamahal ko, minsan nangihina ang Kristiyan. Pero darating ang panahon, minamahal, dadalhin tayo ng Diyos doon sa langit upang magbana ng buhay na walang hanggan sa pili ng ating lakila. At wala ng pangako ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa hindi na po magtatagal, minamahal ang panahon. Anytime from now, mangyari na po ang pangako. Hallelujah, para sa ating po mga baguhan, kung kayo po yung maantabay ng banal na gawain ng Diyos. Kung kayo po yung makapanood ng banal na gawain ng mahal na Panginoon, napakalaga po ng kaligtas. Kapag tinanggap niyo si Kristo bilang iyong sanang tagapagligtas, sabi ng Biblia, sa oras na iyon, bibigyan ka ng karapatan ng Diyos maging tunay na anak niya. Kaya para mangyari po yun, mga mahal, sumunod po kayo sa aking prayer. Hallelujah. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, narito po ako. Isang tao makasalanan. Lubos po ko nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Magmula na po'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay, gawin mo po akong tunay na Kristiyano. Sa isip, sa salita, sa katotohanan, sa makapangyayang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ngayon kayo po'y manalangin. O po tayong Diyos, ang banal sa matamis sa pangalan mo po pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga pinagpala, tinanggap ka nila bilang kalansan ng tagapagligtas, patawarin po sa pagkakasal. Isulong po ka ng pangalan sa katang buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa makapangyayang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin lahat, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! 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 Minamahal, patuloy tayong umawit sa mahal na Panginoon. Awitin natin ang awit na ito, langit na tahanan para sa ating lahat, minamahal. Hallelujah! 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 Hallelujah!
pinamatay pong lahat ng manalangin pa sa mga pangailangan. At habang patuloy natin naramdaman ang banal na presensya ng Diyos, patuloy tayong makipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Mag-hallelujah, praise the Lord, malamang. Para huwag umalis ang presensya ng mahal na Panginoon sa atin. Para kapag tayo nanalangin, dinig na ng Diyos yung ating mga prayer. Hallelujah, hallelujah. Yung malabas po ninyo na hindi naglilingkod sa Diyos, pwede nyo silang ipag-pray sa mahal pare, sila iligtas din ang mahal na Panginoon. May labas kayo mga backslider, ipag-pray nyo sa mahal na Panginoon, maawa ang Diyos sa kanila. Gumawa ng paraan para sila makapalumbalik sa gawain ng mahal na Panginoon. Agit sa lahat, pag-pray natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah, na patuloy tayong pag-ingatan ng Diyos sa gitang ating spiritual na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Manalangin po tayo, manamahal. Hallelujah. O buti ka ng Diyos, ang balas sa matamis sa pangalan mo pong pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin at pagluhod ng iyong banal na propeta, ayon pong dearly beloved and honorable evangelist, well deserved Mena. Ang ayon pong minamahal, kagalang-galan ng pastor, narito po ang aming mga kamay nakataas. Hallelujah. Tiklop ang aming mga tuhod sa iyong banal na Panginoon. Kasama ang aming mga puso na ipapukumbaba. Mala Panginoon, patawarin mo kami. Pabagal mo kami lahat. Mga matiram po namin na sa gitna ng mga pagsubong panghawakan. Kung meron silang mga kalamdaman, pagalingin mo po ang kalamdaman lalatingin sa ating mga baguhang narito. Kung sila'y may mga problema, natin sa mga kalamang problema. Kung lang hinang pananampalataya ng bawat isa, palakasin mo kami, O Diyos. Hallelujah. Panitilihin mo ang mainit at malingas sa paglilingkod sa bawat isa po sa amin, mga Panginoon. Sa mga pangyayang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Inamal tayo pong lahat ng manalangin para sa mga pangailangan. Ipatong po ang kalawang kamay sa parte ng katawan o saan lang dyan karamdaman. Yung kanang kamay, ipatong po sa ating mga ulo. Minamahal, sampitlayin niyo po anumang karamdaman meron kayo para yan po'y tumakas at umalis sa atin. Kung kayo po'y may mga problema, nangin na ang mga pananampalataya. Maraming pa kayong mga doubts sa paglingkod sa Diyos. Dalawang kamay taas. Manalangin tayo sa mga napinsipin natin at ang mga pastor. Kasama natin nag-pray sa bawat isa po sa atin. Manalangin po tayo. Hallelujah. O po tayo ng Diyos, ang banalas sa matamis sa pangalan mo ang pong pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin mga pastor, kayo po sama-sama na ng palataya at tayo po sinasaway. Pwede mo makaramdaman, di mo ng cancer, ng leukemia, ng diabetes, ng high blood, low blood, anumang makaramdaman, lumayas kayo, gumaling kayo, kasama ka pang iyong pangas, demon ng COVID-19. Hallelujah, demon ng mga atake sa puso, heart attack, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Demon ng mga pagsubok, mga kahirapan, panghina, palupaypay, panlalamig, anumang gawa ng tiyablo, lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Be blessed, be healed, in Jesus' name, problems is solved, crisis began. In Jesus' name we pray, we claim the victory. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At purihin pong mahal na Panginoon, at tayo po itumayo, at nasumigaw tatlong beses, hallelujah, praise the Lord, sabay lundag may pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God, amen. At salamat sa atin na kayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa kanyang patuloy na pagkilos ng kaligitnaang kalawalatihan ay para sa mahal na Panginoon lang.